Binuksan na sa publiko ang tiyende Sira sa Pacho San Rafael, September 18, araw ng Biyernes sa St. Rafael de Arcangel Parish, Barangay San Antonio sa Bayan ng Pili. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga nawalan ng trabaho gaya ng maliliit na entrepreneur o negosyante na maibenta ang kanilang produkto. Isa itong paraan upang malabanan ang negatibong epekto ng kasalukuyang pandemya. Kadakol ang naka-stimulate kang ideas ta na gibuon ini, ang number one na reason is ang parokya mismo naging tagilid sa economically dahil nga ni nag-lockdown tapos may ni mga taong nagsisimba. So ako nagdalagad tulo sa isip ko na magturutinda, mag-online business, but sabihon sa mga pwede kong products na ipabakal, pig sisend ko sa mga group chats, etc. Tapos may nagbabarakal. And then later, na-realize ko na mas dakul pa nga ni ang naging tika po sa buhay dahil kan pandemya. May mga nawaran trabaho, may araw kang experience sa Ateneo, may mga day na tawan ng trabaho for 6 months. Sa mo yung mga waiters sa restaurant, day kay puhan mo niyan. Kaya niya ako masarain ini. So, nahiling ko na importante ko niyan na panahon nin pandemya na magtong opportunities sa mga parishioners na maghanap buhay. May mga takot dahil hali sa employment, dahil man nagprobar magturutirinda. Pero sa hiling ko, pag pino na ninda, may kadipisilan sa puon pero makukuha mang girarinda. At least magigwasin na ning additional income sa pagi kaning. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang ahensya na pinangunahan ng St. Rafael de Arcangel Parish sa pagkikipagtulungan ng LGU Pili, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sabi ni nga ni Kendaro masakitun pag physical or itong face-to-face training. Pero papaano ta daw ni ano Jay? Dahil hindi ko kaya kay po hanindang maray ng packaging and labeling, product development, baka pricing and costing. Siguro may mga kadikit na how to start your small business. And then siguro po itong mga tungkol sa kung anong mga business name registration, BNB registration na kadaklan, di pa po naiintindihan yan. So yan po magiging available sa Indo Digdiyo sa parokya mismo from this month of September until December. Now, ito po kung sabi mo fountain, niyo po po ito, pwede bago naman po ito. Now, ngayon po ang Pili sa Kagabsan, sa Kabiligan po, ang Pili, wala na kitang anong napakot niya. Ano po? Now, ako po ang kusubago, hali ako sa market, tayo nagkaya ko ang asambleya. Dahil ito po ang pinahagad ko kay President Duterte na construction ka market, naka po kabali na sa 2021 budget, 240 million. Construction po yung building. Now, so, yun po. Makakatabang nadakula sa mga taga-Pili. Iba't ibang produkto ang makikita dito gaya ng mga customized t-shirt, face mask, mga halaman at gawang vase na ibinida pa sa atin ni Marjan Baloloy na nakita niya lamang umano sa Facebook at ngayon ay napagkakakitaan niya na. Maganda po kasi na kikilala yung gawa ko. Marami naman gumagawa pero ngayon lang ako nag-display sa sentro, lagi lang sa bahay yung online. Pasalamat ko po sa sa trade fair dito sa Pili kasi na-invite po ako na magtinda, makilala yung gawa ko, sariling gawa. Inaanyayan ang parokya na bisitahin ang kanilang trade fair upang masuportahan na rin ang mga small entrepreneurs sa kanilang maliliit na negosyo. Cycle lang is magbakal, magnegosyo. Either you come here to sell your products or you come here to buy dahil ang pagbibili ay pagtutulong din ng ating kapwa. Eden Florarita, Beach TV News.